Good day, Sir Van. Nais ko lang mag-share ng aking karanasan tungkol sa antigong salamin na minanap pa raw ni Lola sa kanyang mga magulang. Itago nyo na lang ako sa pangalang Rico. Ang bahay namin ay may basement at doon nakatago lahat ng mga lumang gamit namin o yung mga hindi na namin ginagamit kaysa itapon ay doon namin inilalagay. Then one day, naisipan kong magtungo ron upang tignan ang mga gamit namin doon dahil balak kong magpatayo ng sarili kong bahay kapag nag-asawa ako. At alam kong maraming gamit doon at hindi ko na kailangan pang gumastos. Binuksan ko ng pinto ng basement at pagbukas ko pa lang ay tumambad na sa akin ang lumang cabinet. May salamin doon kaya naman nakita ko talaga ang kabuuan ko. May mga itim-itim ng datsang salamin dahil na rin siguro sa kalumaan ito. Ngumiti pa ako rito at inayos ang buhok ko bago tignan ang iba pang mga gamit na naroroon. Tunay ngang napakaraming gamit doon at pwede pa talagang magamit. Kaya naman ibinukod ko na ang pwede ko pang pakinabangan. Pwera na lang sa cabinet na sobrang luma na. Pawis na ako dahil na rin napakainit sa loob ng basement. Naisipan kong punasan ang salamin ng cabinet habang pinagmamasdan ko ang mukha ko. Pero napailing na lang ako nang tila ba dumodoble ang katawan ko sa salamin. Yung tipong parabang dalawang tao ang nagsasalamin. Napakunot ang noo ko. Pero hindi ko na yun pinansin pa. Baka dahil na rin sa pagod at hilo ko, kaya ganun ang nakikita ko. Akma na sana akong lalabas, nang bigla akong makarinig ng boses. Pero hindi ko yun maintindihan. Kaya naman huminto ako at pinakinggang maigi. Nakaramdam na ako ng takot, lalo na nang marinig kong parang may kumakanta sa loob ng basement. Kahit ako lang naman ang tao na nandun ng mga oras na yon. Mula sa mahina hanggang sa papalakas at doon ko na napagtanto na ibang lingguwahe ang kantang yon at nagmumula yon sa salamin na nasa cabinet. Kahit nababalot na ang buong katawan ko ng takot ay pinilit ko pa rin na labanan ng takot ko. Kaya naman hinarap ko ang salamin at doon ko nakita Sir Van ng babaeng nakaitim. Ilang segundo ko lang yung nakita pero malinaw sa mga mata ko ang nakita ko. Maaaring black lady yon dahil nakaitim at may belo ding itim habang nanlilisik ang mga matang nakatingin sa akin. Dahil sa sobrang takot ko ay mabilis akong lumabas ng basement at hindi ko na yun nailakpa. Palagi ko na rin napapakinggan yon. Mukhang nagambala ko yata siya dahil na rin matagal nang walang pumapasok sa basement na yon. Dalawang buwan na ang nakalipas bago ko ikwento kay Lola. At ang kwento nga ni Lola, may bad spirit daw talaga ang nakapaloob sa salamin na yon. Dahil nung bata pa siya, ay may nakikita rin daw siya mula roon. Dahil sa murang isipan niya raw noon, inakala niyang tao ang nakalaro niya. Hindi niya alam ay mga kaluluwa palang hindi matahimik ang nakatira doon. Akala ko noon sa mga horror movies na napapanood ko ay hindi totoo ang mga ganon. Pero totoo palang pwede talagang pamahayan ng mga espiritu ang salamin. Lalo na ang mga antigong salamin. Magandang araw, Sir Van. Isa ako sa masugid mong tagapakinig. Gusto ko lang magbahagi ng aking karanasan sa antigong salamin sa bahay ng ate ko. Itago muna lang ako sa pangalang Aiza, 21 anyos, at sa susunod na taon ay graduating na ako sa kolehiyo at taga Quezon Province nga pala ako. May sarili ng pamilya si ate, kaya hindi na kami madalas na nagkakasama. Pero dahil lagi kong namimiss ang ate ko at ang mga pamangkin ko, ay madalas akong bumisita sa kanila kahit 2 oras ang biyahe papunta sa kanila at sobrang hirap talaga magpunta sa kanila. Pero kinakaya ko yun, makita ko lang sila. Hapon na nang makarating ako sa bahay nila ate. Bitbit ko ang aking bag at mga pasalubong para sa 3 kong pamangkin. Kitang kita ko ang saya sa kanilang mga mata at mga labi na makita nila ako. Nag-iisang tita lang kasi nila ako kaya wala silang ibang tita kasi nga sa side ng bayaw ko ay puro lalaki ang kapatid niya.
Halika na sa loob, Aiza. Naghanda ako ng paborito mong merienda, ang sotanghon. Masayang wika ni ate sa akin. At inakbayan pa niya ako habang papasok kami sa loob ng bahay nila. Pagpasok ko nga, ay natanaw ko kaagad ang napakalaki nilang salamin na nakapwesto sa gilid ng salas nila. Wala dati yon, kaya naman tuwang-tuwa akong lumapit doon, Sir Van. Dahil paborito ko talagang pagmasdan ang sarili ko sa salamin. Ala, ang haggard na pala ng pagmumukha ko, sabi ko pa habang nakaharap sa salamin. Lumapit naman sa akin si ate at kinurot ako sa akin bewang. Sus, kung haggard yung mukha mo, paano na lang kaya ang pagmumukha ko habang nag-aalaga ng tatlo mong pamangkin? Ate, maganda ka pa rin kahit tatlo ng anak mo. Tsaka bakasyon ngayon. Dito na muna ako para makatulong ako sa iyo sa pag-aalaga sa mga pamangkin ko at sa gawaing bahay. Masayang masaya naman si ate nang sabihin ko yun sa kanya. Lalo na't gabi na ang uwi ng asawa niya na isang security guard sa bangko. Inaya na nga niya akong kumain. At habang kumakain, ay naalala ko ang salamin niya na nasa sala. Ate, kailan mo pa nabili ang salamin na yon? Ang ganda ah. Nung huling punta ko kasi dito, wala pa yun eh. Yun ba? Nung isang linggo lang yon, dala yun ng Kuya Ronald mo. Napulot daw niya. Matino pa naman kaya inuwi niya. Sagot sa akin ni ate. Talagang matino pa. Pero mukha siyang sinaunang salamin no. Ang kapal nung kahoy sa gilid. Oo, ang bigat nga nun eh. Sa tingin ko, antigong salamin yon. Bala ko ngang dalhin sa mga antique shop eh. Malay mo, mabili ng mahal yon. Ano ka ba ate? Bakit mo naman ibebenta? Dito na lang yan, para may magamit kayo. Tumangutango naman si ate. Alas 8 na ng gabi nang makauwi si Kuya Ronald. Tuwang-tuwa rin siya nang makita ko. At sinabi pang nakita niya ulit ang paborito niyang hipag. Malamang, ako lang naman ang hipag niya kay Ate Sabel eh. Nalinisan na rin namin ni ate ang mga bata at napatulog. Kaya naman nahiga na muna ako sa sofa nila habang nagfe-Facebook ako. Wala akong kasama kasi nasa kwarto na sila ate. Pinatay ko rin ang ilaw kasi hindi ako sanay na may ilaw dahil nasisilaw ako. Dito na nga rin pala ako matutulog sa sofa dahil wala namang ibang kwarto sila ate. Tsaka kampante ako kasi mabait naman si Kuya Ronald at parang kapatid talaga ang turing niya sa akin. Habang kachat ko nga ang mga kaibigan ko, ay may narinig akong kaluskos mula sa aking ulunan. Kaya bumangon ako at inilawan yun sa pamamagitan ng flashlight ng cellphone ko. Pero wala namang tao o pusa akong nakita. Kaya bumalik ako sa paghiga. Maya-maya lang ay meron na namang kumakaluskos na parabang palakad-lakad sa ulunan ko. Kinikilabutan na rin ako, kaya tuluyan na akong bumangon at nagsindi ng ilaw. Nanood na lang ako sa cellphone ko at hindi na inintindi pa ang naririnig kong kaluskos. Nang bigla na lang may humawak sa balikat ko, kaya halos malaglag ako mula sa pagkakahiga sa sofa. Nang tingilain ko siya, ay ang nakangising si Ate Sabel ang nakita ko. Ate naman, nanggugulat ka naman eh. Halos tumalo na ang puso ko sa gulat, sabi ko sa kanya. Lumabas ako para tanongin kung may kailangan ka ba kasi kanina pa kita nakikitang daan ng daan sa tapat ng pinto. Nangunot naman ang noo ko at sinabi kong hindi pa ako umaalis sa sala kaya paanong ako ang dumadaan sa tapat ng pinto nila. Ayaw maniwala ni ate kasi raw may nakita siyang padaan-daan dahil kurtina lang ang harang sa pinto ng kwarto nila. Ipinilit ko talaga kay ate na hindi ako dumadaan doon mula nang mahiga ako sa sofa. At sinabi ko rin sa kanya na kanina ay may naririnig din akong palakad-lakad. Kaya naman pareho kaming kinilabutan. As in pakiramdam ko ay nangapa lang aking buhok at nagtayuan talaga ang mga balahibo namin dahil sa takot. Sinabi ko rin kay ate na wag muna niya akong iwan hanggat hindi ako nakakatulog at hayaan na lang na nakabukas ang ilaw sa sala. Paggising ko ng umaga ay diretso ka agad ako sa salamin. Para tingnan ang mukha ko. Pero napaigtad ako sa gulat dahil ibang mukha ang nakita ko. Alam kong hindi ako yon kahit kagigising ko lang. Kaya naman pinagdudahan ko na ang salamin nila ate. Parang may kakaiba kasi sa salamin. Sinabi ko yun kay ate. At ang sabi niya, mula nga raw nang dumating ang antigong salamin na yon,
ay pakiramdam niya ay may iba na silang kasama sa bahay. Dahil sa takot namin ni ate ay tinakpan namin yun ni ate ng bedsheet na kulay white at balak naming itapon na lang sa labas. Pero nung bubuhati na namin ni ate ay napakabigat. Hindi talaga namin siya maiangat kahit pa nga dalawa na kaming bumubuhat. Ginising ni ate si Kuya Ronald para sabihin na hindi namin mabuhat ang salamin. Pero ang sabi ni Kuya Ronald ay magaan lang naman daw yon at nagtataka siya kung bakit namin bubuhatin. Sinabi ni ate ang dahilan, pero tinawanan lang kami ni Kuya Ronald at sinabing guni-guni lang namin kung ano man ang nararamdaman namin. Kaya hindi na natuloy ang pagtapon namin sa salamin. Hanggang sa sumapit na nga ulit ang gabi. Kinikilabutan talaga ako habang nakaupo ako sa sofa. Kahit nakatakip na yun ng bedsheet, ay nakakatakot pa rin tignan. Dahil nakaramdam na ako ng antok, ay nahiga na ako at ipinikit na ang aking mga mata. Pero sandali pa lang akong pumipikit, ay may narinig akong naglalakad palapit sa akin. Kitang-kita ako na may anino na papalapit sa akin, kaya tumili talaga ako sa takot. Pero alam ko sa sarili ko na wala talagang lumalabas na boses mula sa bibig ko. Hanggang sa bigla rin itong nawala, pero para naman akong sinasakal. Bigla na lang kasi akong hindi makahinga. Pawis na pawis akong tumakbo patungo sa kwarto nila ate. At sinabi kong makikipagsiksika na lang ako sa kanila dahil ayoko nang matulog sa sala. At sinabi ko rin na uuwi na ako at baka mamatay ako sa takot at nervyos dito. Pinayagan naman ako ni ate na umuwi. At pag uwi ko nga, ay sinabi sa akin ni ate na may nakita raw siyang itim na imahe sa salamin nang alisin niya ang takip nun. Kaya malakas ang kutob ni ate na sa salamin ngang yun nagmumula ang nagpaparamdam at ang nakita kong anino. Hanggang dito na lang po, Sir Van. Maraming salamat. Good morning po, Sir Van. Matagal-tagal na rin mula nung mag-subscribe ako sa channel mo at makinig ng mga nakakatakot na kwento mula sa mga sender mo. Kaya naman naisipan ko pong magbahagi rin ako ng kwento sa'yo. Ako po si Elise, 18 years old at taga Antipolo. Ang ikakwento ko ay karanasan ko po nung 6 na taong gulang pa lang ako. Dahil mabait at magalang ako, ay kinagigiliwan ako ng mga kamag-anak namin. Minsan nga ay iniuuwi pa nila ako sa kanila. Pinapakain at kung minsan ay doon pinapatulog sa kanila. Okay lang naman kay mama dahil may sanggol akong kapatid noong mga panahong yon. Likas din ako madaldal at lahat ng nangyari o ginagawa ko ay kinukwento ko talaga sa tita ko. Magkakatabi kaming natutulog noon sa isang kwarto. Dahil nasa abroad ang asawa ng tita ko ay kami lang tatlo ang magkasama. Ako, yung pinsan kong 8 taon at si tita. Nagising ako at nakita akong tulog na sila tita. Dahil naiihi ako ay bumangon ako at nagtungo sa CR. Nasa labas pa ng kwarto ang CR nila tita, kaya kailangan ko pang lumabas. Pagbukas ko ng pinto ng kwarto nila tita, may gumulong na bola sa paa ko. Dahil bata pa ako noon ay hindi ako natakot. Kinuha ko lang yun at niyakap ko. Pero isang batang lalaki ang lumapit sa akin at may dugo pa ang mukha niya. Sinabi niya sa akin na bola niya ang hawak ko. Nagtaka naman ako at tinanong ko kung sino siya. Dahil nung gabing yun ko lang siya nakita at bakit siya nasa bahay ni tita at kung bakit may dugo ang kanyang mukha at maging ang kanyang damit. Sumagot naman siya at sinabi sa akin na matagal na raw siyang nakatira sa bahay nila tita. Dahil hindi ko naman alam na multo na pala ang nakakausap ko, ay nakipaglaro pa ako. Pero nung naalala ko na iihi pala ako, ay pumunta na ako sa CR nila tita. Paglabas ko ng CR, ay wala na ang batang kalaro ko. Hinanap-hanap ko siya habang paulit-ulit sinasabi na, "Bata! Bata! Nasaan ka na? Maglaro pa tayo." Tapos bigla na lang gumulong muli sa paa ko ang bola, kaya napangiti ako. Pinulot ko ulit yon at lumapit nga siya sa akin. Nang bigla niyang ituro ang salamin nila tita at sinabi niyang doon daw siya nakatira.
Paano kang nagkasya sa salamin? Nagtatakang tanong ko. Pero ngumiti lang po siya sa akin. Nang biglang bumukas ang ilaw. At nakita ko si tita. At tinanong niya ako kung anong ginagawa ko. Tita, may kalaro po akong bata. Tugon ko nga kay tita. Pero wala na ulit ang batang kalaro ko. Paano ka naman magkakaroon ng kalaro? Eh wala namang ibang bata dito. Puro kakalokohan, Elise. Matulog ka na. Ating gabi na. Totoo po ang sinasabi ko, tita. May bola pa nga po siya eh. Tapos may dugo ang mukha niya. At ang sabi po niya, doon daw siya nakatira sa salamin niyo. Kitang kita ko sa mukha ng tita ko ang labis na pagkagulat, Sir Van. Dahil sa sinabi ko sa kanya. Hindi siya makapaniwala sa sinasabi ko. Pero alam kong natatakot siya. Kaagad din niya akong hinawakan sa braso at inaya na bumalik na sa kwarto. Pero mula nang ikwento ko yun kay tita, ay hindi na ulit sa akin nagpakita ang batang multo. Ang sabi sa akin ni tita, ay guni-guni ko lang daw yun at huwag ko nang ikwento kay mama. Pero nawala na rin ang salamin na yun. Hindi ko alam kung saan dinala ni tita. Hanggang sa nagdadalaga na nga ako. Muli kong naikwento kay tita ang nangyari nung 6 na taon ako. At sinabi ko nga sa kanya na malinaw pa rin sa akin ang nangyari noon. At tandang-tanda ko pa ang batang nakalaro ko ng bola. Naniniwala naman pala sa akin si tita. Dahil madalas din daw pala niyang marinig ang pagtalbog ng bola kapag ating gabi na. Kaya nung sinabi ko raw na sa salamin nakatira ang nakalaro ko, ay itinapo na raw niya yon. At mula raw noon ay wala na siyang naririnig na naglalaro ng bola. Kaya alam ni tita na doon nga nakatira ang batang multo. Pamana pa raw pala yun ang biyanan niyang babae. At ang biyanan niyang yon ay namatay na bago pa isilang ni tita ang pinsan ko. Kaya po hindi talaga ako naglalagay ng malaking salamin sa kwarto ko dahil natatakot ako. Magandang araw, Sir Van. Ako nga po pala si Raniel, taga Malolos, Bulacan. Dahil wala kaming sariling bahay at lupa, ay nangungupahan lang talaga kami mula noong bata pa ako, hanggang ngayong 20 anyos na nga ako. Paiba-ibang bahay ang inuupahan namin, hanggang sa malipat nga kami sa kasalukuyang tinitirhan namin ngayon. Maayos naman siya at malaki, tsaka mababa ang upa ng bahay. Kaya swak na swak talaga sa aming anim. Apat nga pala kaming magkakapatid at pangalawa ako. Ang kuya ko nga pala ay special child. Tricycle driver si Papa at ang mama naman namin ay labandera. Nung lumipat kami dito sa inuupahan naming bahay, may salamin na talaga dito. At sabi ni Papa, mukhang sinaunang salamin yon. Matibay ang kahoy na pinaglalagyan nito at may mga salitang nakaukit. Pero hindi namin alam kung ano ang ibig sabihin nun dahil parang salitang incheck yata. Nakasabit siya sa pagitan ng kwarto. Kaya makikita mo talaga ang mukha mo kapag papasok ka alinman sa dalawang kwarto. At dahil sa kalumaan ng salamin, ay may mga dots na siya na kulay black at medyo malabo na rin ang refleksyon ng titingin sa salamin na yon. Pero ito ang nakakatakot, Sir Van. Katatapos ko lang maligo ng mga oras na yon. Siguro 3 araw pa lang mula nung lumipat kami. Papasok ako sa kwarto namin ng mga kapatid ko para magbihes. Pero huminto ako at tiningnan ko pa ang sarili ko sa salamin kahit may kalabuan na talaga yon. Pero laking gulat ko nang makitang hindi ako ang nasa salamin. Mukha siya ng ibang tao. Singkit ang kanyang mga mata at matangos ang ilong. Sa sobrang gulat ko nga ay natulala talaga ako. Pero pinilit kong lakasan ang loob ko. Muli akong tumingin sa salamin. Pero mukha ko na ang nakita ko. Pero may kung ano na lang ang bumulong sa akin. Hindi ko talaga siya maintindihan, Sir Van. Tapos parang nanlamig ang buong katawan ko. Alam kong kakaligo ko lang pero kakaibang lamig yung naramdaman ko na parabang may yelo yung hangin. Nanatiling sikreto yung naranasan ko na yun at nakita. Kasi alam kong matatakotin ang mga kapatid ko. Lalo na ang bunso naming babae. Tsaka iniisip ko na lang na baka namalikmata lang ako dahil sandali ko lang namang nakita yon. Pero makalipas lang ang ilang araw,
ay narinig ko ang napakalakas na tili ng bunso kong kapatid. Nang makita ko nga siya, ay nakatingin siya sa salamin habang sumisigaw. Nanginginig din siya sa takot, kaya naman kaagad ko siyang hinatak at pinaharap sa akin. Kuya, may multo sa salamin na yan. Kitang-kita ko. Lalaki at mukhang incheck. Takot na sabi nga niya sa akin. Napatulala akong niyakap siya at naalala ang nakita ko rin sa salamin na yon. Hindi pala ako namamalik mata dahil totoo pala ang nakita ng mga mata ko. Ang ibig sabihin ay may nakatirang multo sa salamin na yon. Sinabi namin ni Kyla ang tungkol sa nakita namin pero hindi kami pinaniwalaan nila mama at papa. At sinabihan pa kaming ginagaya namin ng mga vlogger na mahilig mag-prank. Pero dahil totoo ang sinasabi ng kapatid ko, ay naiiyak na siya dahil ayaw nga siyang paniwalaan nila mama. Maging ako ay ayaw nilang paniwalaan. Kaya naman, para hindi na mangyari yon, ay inalis ko na lang ang salamin na yon at inilagay ko sa likod ng malaking cabinet. Hinanap pa siya sa akin ni mama at bakit ko raw inalis dahil doon siya nagsasalamin. Sinabi ko nga kay mama na nagsasabi kami ng totoo ni Kyla na may nakita nga kami ron pero talagang ayaw maniwala ni mama. Hanggang sa dumating yung may-ari ng bahay. Nagpunta siya para singilin ang upa namin sa bahay. Pumasok pa siya sa loob at tinanong sa akin kung nasaan ang salamin. Sinabi ko nga na inalis ko at inilagay ko sa likod ng kabinet. Ang may-ari ng salamin na yan ay isang incheck. Nangungupahan sila dati ditong mag-asawa. Laging nag-aaway ang dalawang yon hanggang sa umalis nga sila nang walang paalam at hindi man lang iniwan ang renta ng bahay. At ang lumang salamin nga na yun lang ang naiwan. Pagkukwento ng may-ari ng bahay. Bigla na lang kumabog ng napakalakas ang dibdib ko. Isang incheck pala ang may-ari ng antigong salamin. Bala ko sanang sabihin ang nakita namin ni Kyla pero baka kagaya lang din siya nila mama na hindi naniniwala sa multo. Kaya hindi na lang talaga ako nagsalita pa. Pero habang tumatagal ay parang mas lumalakas ang pagpaparamdam. May palakad-lakad sa gabi kahit tulog naman na lahat ng kasama ko sa bahay. Kakaiba pa ang mga yapak niya na para bang may hinihilang tanikala. Mukhang nagagalit yata dahil inalis ko ang salamin na yon sa pagkakasabit. Hanggang ngayon nga ay may nagpaparamdam pa rin. Pero hindi ko na talaga ibinalik pa ang salamin at bumili na lang ako ng bago at yun nga ang isinabit ko. Pero kahit bago na ang salamin namin ay hindi na talaga tumitingin sa salamin ang kapatid ko dahil sa trauma na rin. Natatakot na siyang makakita muli ng multo. Kumusta po kayo, Sir Van? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. At lagi rin pong mag-iingat. Ako si Joy, at nais ko rin pong magbahagi ng kwento dito sa inyong channel. At tungkol ito sa antigong salamin sa aming CR. Taga Quezon City po ako, at nasa abroad ang mama ko. Ang papa ko naman ay matagal na kaming iniwan at sumama sa ibang babae. Kaya ang lola ko ang nag-aalaga sa akin simula elementary ako. Umuwi rin naman si mama kada dalawang taon. Pero ilang buwan lang ay bumabalik ulit siya sa ibang bansa. Si lola ko ay mahilig talagang mangolekta ng mga antigong kagamitan. Marami siyang gamit na napakatanda na talaga. At ang sabi niya ay mas matanda pa ang mga yun sa kanya. Isang araw pag-uwi niya galing simbahan, ay may dala siyang salamin na nakabalot pa ng dyaryo. At ang sabi niya, hiningi daw niya ang salamin na yun sa kaibigan niya. Maganda ang frame ng salamin, pero marami ng itim-itim. Ewan ko ba naman kay lola, bakit hindi na lang bumili ng bago? Pati salamin eh, gusto niyang antigo pa, na halos hindi na naman makita ang mukha namin. Inilagay nga yun ni lola sa banyo namin. Pero ako ayokong doon ilagay yon. Natatakot kasi akong manalamin sa banyo, dahil nung bata ako ay may nakita na akong multo sa salamin. Nagsalamin ako noon pero mukha ng babaeng duguan ang nakita ko, kaya ayoko na talagang may salamin sa banyo. Pero dahil hindi ko naman mapigilan si lola, ay hinayaan ko na lang siya. Hindi na lang ako tumitingin sa salamin. Pero sa kasamaang palad,
ay napuwing ako ng sarili kong pilikmata habang umiihi. Kaya no choice ako. Tiningnan ko ang mata ko sa salamin para makita ko ang pilikmata ko at nang maalis ko. Noong unang tumingin ako, ay wala naman akong nakitang kakaiba. Pero nung tatalikod na sana ako para pihitin na ang doorknob, may kung anong napansin ako mula sa gilid ng aking mata na para bang may tao sa salamin. At kahit natatakot ako, ay nilingon ko pa rin ang salamin. Pero wala naman akong nakita bukod sa mukha ko. Kinagabihan habang mahimbing akong natutulog, ay napanaginipan ko ang salamin namin na nasa banyo. May babae raw doon na nakaitim, kulot ang buhok, at maitim ang mga labi, maging ang palibot ng kanyang mga mata. Mukha siyang mangkukulam sarban. Nang magising ako, ay hinihingal talaga ako at pawis na pawis. Nababalot din ng takot ang buong katawan ko. Tapos naiihi pa ako, pero ayokong magpunta ng banyo dahil baka totoo nga ang nasa panaginip ko. Kaya ang ginawa ko ay pumasok ako sa kwarto ni Lola at ginising ko siya. Sinabi ko sa kanya na natatakot ako sa salamin dahil nananaginip ako ng masama tungkol sa salamin na yon. Nagpasama rin ako sa kanya sa banyo at hindi ko na yon isinira. At sinabi ko kay Lola na alisin na niya ang salamin na yon na mukhang may nakakulong na bad spirit. Pero ang sabi ni Lola ay panaginip lang daw yon, kaya wag akong matakot. Medyo naiinis na ako kasi ayaw niyang alisin kahit alam niyang natatakot na ako. Makalipas lang ang ilang linggo, inalis na rin ni Lola ang salamin. At nagulat ako dahil itinapon niya yun sa drama kung saan kami nagsusunog. Sinunog niya ang salamin at ang sabi niya ay may nakita siya, kaya kailangan na niyang sunugin. Akala ko talaga hindi naniniwala ang lola ko sa multo. Pero naniniwala rin naman pala siya. Kailangan pang makita mismo ng mga mata niya bago siya maniwala sa akin. Mula nga noon ay hindi na ako natakot. Kahit madaling araw pa ako gumamit ng banyo. Hanggang dito na lang po, Sir Van. Maraming salamat. Magandang araw, Sir Van. Itago mo na lang ako sa pangalang Rio, taga Pasay City. Sa condo unit nakatira ang kaibigan ko na si Roji. Hindi niya rin po tunay na pangalan. Madalas akong magpunta sa kanila dahil sabay kaming nag-ML at nakiki-wifi na rin ako. Sa dalas kong magpunta doon ay wala naman akong nararamdaman na kakaiba. Kagaya ng sinasabi niya na parang may nagpaparamdam daw sa kanya sa tuwing titingin daw siya sa salamin na nasa kwarto ng mami at daddy niya. Ang sabi niya sa akin ay antigong salamin daw yon na nabili ng mami niya sa antique shop. Dahil gusto kong makakita ng multo, ay may naisip akong kalokohan. Ayaw niya nung una, pero bandang huli ay napilit ko rin siya. Kumuha nga kami ng tig-isang kandila at sinindihan namin yon. Hoy Rio, ano ba kasi itong kalokohan na to ha? May pakandila ka pang nalalaman. Sabi nga niya sa akin habang sinisindihan ko ang kandilang hawak niya. Pinatay ko ang ilaw sa kwarto. At tanging kandila lang ang nagsisilbing liwanag sa kwarto ng mami at daddy niya. Basta kasi, Roji, gusto ko lang patunayan kung totoo ba yung napapanood ko nun sa movie na kapag daw tumapat ka sa salamin at may hawak na kandila, tapos pumikit ka at hiniling mo na makita mo ang mapapangasawa mo, ay makikita mo nga raw ito. Kaya gusto kong subukan. Bahala ka, puro ka kalokohan. Hindi naman totoo yun, para kang kinder. Singhal pa niya sa akin. Paano natin malalaman kung totoo ba o hindi kung hindi natin susubukan, di ba? Humarap kami ng maayos sa salamin habang nakatingin sa sarili namin. Sumenyas pa ako na sabay kaming pumikit. Binanggit namin ng paulit-ulit ang salitang salamin, salamin. Ipakita ang babaeng iibigin namin. Paulit-ulit lang kami nagsasalita ng ganon. Nang bigla na lang namatay ang kandila ni Roji, kahit wala namang hangin. Wala namang kakaiba kaming nakita sa salamin, pero bigla na lang parang bumigat ang aming pakiramdam. Yung pakiramdam na parabang may kasama kami sa loob ng kwarto, kahit kaming dalawa lang naman ang magkasama. Lumabas na nga tayo, nag-aaksaya lang tayo ng panahon at ng kandila eh.
Hahanapin to ni Mami, sabi ni Roji. Kaya naman lumabas na kami. At habang libang na libang nga kami sa sala sa paglalaro ng ML, ay naririnig namin ang lagitik ng switch off ng ilaw sa kwarto ng Mami at Daddy niya at namamatay din ang ilaw. Dahil duwag pala si Roji, ay napayakap siya sa akin. Itinula ko pa nga siya at sinabihan ng bakla. Pero maging ako ay natatakot na rin dahil sunod-sunod na talaga ang pagpatay-sindi ng ilaw sa kwarto. Sinabi rin ni Roji na tatawagan na niya ang Mami niya. Pero hindi natuloy ang pagtawag niya dahil bigla na lang may kung anong nabasag sa loob. Dahil sa gulat at takot, ay napamura talaga kami at nagtulakan pa kami kung sino ang titingin ng nabasag sa loob ng kwarto. Pero parehas kaming naduduwag at pareho lang kami ng naiisip. Ang salamin ng nabasag. Sinisi ko talaga ang sarili ko dahil sa kalokohang naisip ko ay nakabulabog ako. Lumabas nga kami ng unit nila at sumakay sa elevator pababa ng ground floor. Hindi naman namin pwedeng sabihin ang nangyari dahil wala namang maniniwala sa amin. Hanggang sa dumating na nga ang Mami at Daddy ni Roji. Hindi namin alam kung paano sasabihin sa kanila ang kalokohang ginawa ko. Nanginginig talaga kami sa takot. Agad nila kaming tinanong kung anong nangyari sa amin. Bakit daw takot na takot kami? Pero nagmisto lang mga pipi kami. Hindi kami makapagsalita. Magpapaalam na sana ako na uuwi na para makatakas na rin sa kasalanan ko. Pero hinila ako ni Roji. Muli kaming bumalik sa unit nila kasama ang Mami at Daddy niya. Napangiwi pa kami pare-pareho dahil pagpasok namin ay may mga patak na itim na kandila. Sobra kaming nawindang sa nakita namin. Paanong nagkaroon ng mga patak na kandila? Gayong wala naman kaming ginamit na itim na kandila at sa kwarto lang kami gumamit ng kandila. Ang sama ng tingin sa amin ng Mami ni Roji at tinanong kami kung anong katarantaduhan ang ginawa namin. Sabay pa kaming umiling-iling dahil wala naman talaga kaming kaalam-alam sa mga patak na yon. Hanggang sa pumasok ang Mami niya sa loob ng kwarto at sumigaw ito sa galit dahil basag yung salamin. Anong ginawa niyong dalawa? Sigaw niya sa amin. Kaya pareho kaming nanginig sa takot ni Roji. Mas nakakatakot pa ang Mami niya magalit kaysa sa multo eh. Sinabi namin na hindi kami ang bumasag doon. Pero ayaw maniwala ng Mami ni Roji. Mangiyak-ngiyak pa nga ito dahil ang mahal daw ng bili niya sa antigong salamin na yon. Tapos babasagin lang daw namin. Tahimik lang naman ang Daddy niya. Pero alam kong naiinis din siya sa amin ni Roji. Kung alam ko lang na mangyayari yon, hindi ko na sana sinubukan pa. Ako na ang nagpresentang maglinis dahil ako naman ang punot dulo ng lahat. Pero hindi sinabi ni Roji na may ginawa kaming kalokohan kanina. Habang nililinis ko ngayon, ay nabitawan ko pa at muling ang nabasag. May nakita kasi ako sa loob na parabang mukha ng babae. Mula nung mangyari yon, ay hindi na ako nagpunta kila Roji at pakiramdam ko ay parang palagi na lang may nakasunod sa akin. Hindi ko na po alam ang gagawin ko dahil hanggang ngayon ay pakiramdam ko kahit saan ako magpunta ay parang may nakasunod sa akin. Minsan kapag nagigising ako ay parang may matang nakamasid sa akin. Gusto ko nang maalis kung sino man ang nagambala ko sa salamin. Kaya naman magpapatingin na ako sa albularyo. Hanggang dito na lang po, Sir Van. Maraming salamat po sa pagbabasa. At God bless po.